Mga kabagis, welcome back to my YouTube channel. As you can see, almost 1 week tayong walang upload, mga kabagis, kasi nga natapos na yung ating pagbablog sa daily, no, sa ating inalagaang mga fatteners. Yun nga, yung last nating upload was 6 days ago. And ito nga, meron lang akong gustong i-discuss, which is a very important topic na sometimes ito din yung dahilan bakit magkaroon tayo ng problems, malugi tayo sa ating pag-aalaga ng ating mga fatteners or mga biik natin. Most especially ha, kung bago pa lang tayo. So, may tanong dito si Rose Ann. Kabagis, mayroon akong dalawang biik. Bisaya kasi siya. So, tagalugin ko na lang. Mayroon akong dalawang biik. Nagtatais sila pero masigla pa rin at malakas kumain. Pinainom ko na po ng Apralite pero the same pa rin yung result. Basa pa rin yung dumi pero nag-adjust na po ako ng dami ng kanilang feeds. So, magandang topic to mga kabagis kasi nga importante na alam natin may mga degree kasi yan when it comes to basang dumi kung paano natin sila i-address at paano natin ginagawa mga kabagis. Especially kung kakabili lang natin ng mga biik at first timer sa'yo. So, make sure to tune in. Tapusin nyo po yung video natin mga kabagis. Huwag kalimutan i-like, i-comment at mag-subscribe kayo kung napadaan kayo sa ating YouTube channel. Before anything else, no, gusto ko lang i-mention to mga kabagis kasi maraming nagtatanong. Marami kasi tayong mga natutulungan na mga nagbo-vlog din na right now. Marami na silang subscribers na monetize na yung channel nila. I don't wanna mention din kasi marami baka may magtampo na hindi mabanggit, no. But marami na po sila at mostly yung mga kaka-start pa lang at gusto din nilang magkaroon ng monetized YouTube channel or yung Facebook page. Ang tanong nila, paano daw maging consistent sa ating subscribers at viewers? So, pinakamaganda talaga mga kabagis is mag-upload lang mong mag-upload. Yung upload daily natin, dapat ginagawa natin yan every time, no? Hindi yung kung wala kang gana. Like ngayon, napakalaking kawalan sa akin to na 6 days, almost 1 week akong walang upload. Kasi imagine niyo kasi normally, sa isang araw, mayroon akong isa na upload. So, sabihin lang natin na 14 videos yon, and bawat videos na yon nag-a-average ng 2,000 o 1,000 views to 2,000. So ilan yung nawala na views sa akin at ilan yung mga posibleng subscribers sana doon mga kabagis. I know na maraming nagsasabi na para namang paulit-ulit na lang. This is the reason why meron tayong YouTube channel kasi nga we have to come up with a certain topic or niche natin na doon tayo magfo-focus. Kung napansin ninyo, kung mayroong mga channel ngayon na nagbo-boom, talagang they stick to the same niche. Yung mga content nila is the same lang talaga. Yung continuation ba yan or update ba yan sa mga ginagawa nila daily. So, kaya nag-click siya sa mga viewers nila. May mga channel din na malaki yung mga subscribers, but if you can see their views, hindi ganun kalakihan or karamihan kasi nga paiba-iba yung kanilang mga uploads. So yun lang yung heads up ko lang sa mga nag-try at nag-simula sa kanilang YouTube channel or gusto ninyong ma-monetize yan. Ang pinaka-key talaga mga kabagis na magkaroon tayo ng consistent na organic viewers at subscribers is daily uploads lang talaga. If we can make it twice in a day, then better, no? Kung pwede bang tatlo, mas maganda yan. So yun lang yung advice ko sa mga nagtatanong. But going back to the topic, no? So, ang basang dumi kasi mga kabagis, mayroon ding cases na ang basang dumi ng ating mga alaga is kumbaga normal, no? May mga cases na basang dumi dahil din sa mga sakit or mga mikrobyo na nasa paligid nila or sa mga kulungan nila or mayroon na silang sakit from the moment na binili mo or na-acquire mo yung mga biik mo. So you need to understand or i-categorize yon kung ano ba yung dahilan kung bakit sila nagkaroon ng basang dumi. Sometimes nagkaroon sila ng basang ng dumi dahil nga normal lang kasi nga gumagalaw yung kanilang paglaki at pagbigat, no? Which is talagang makikita mo kung normal lang kasi kumakain pa rin sila at maliksi pa rin sila or masigla pa rin sila kahit pa paano. So, ang gagawin lang talaga dyan mga kabagis is tawag nito, i-adjust lang yung dami ng pagkain nila and also
magbigay din tayo ng mga first aid natin like Aprolite, no? Para hindi tuloy-tuloy at mawala dahan-dahan yung basang dumi na yon. But there are cases na ang basang dumi is grabe na talaga, na mapansin mo hindi na umiimik yung mga biik natin, hindi na kumakain, hindi na naglalaro. So that's the time na talagang kailangan mo talagang bigyan ng mga gamot na malakas din na or maano din yung dosage ng gamot. So may mga gamot na pwede mong i-inject sa mga ganyan na mga malala na or grabe na. May mga gamot din na powderized lang, ihalo mo lang sa tubig. But bottom line, mga kabagis, is you need to understand kung ano itong kailangan talagang gawin, no? First thing sa basang dumi ng mga alaga natin. Then huwag nating hayaan, no, na kapag tingin natin na hindi na maliksi, hindi na kumakain, hindi na naglalaro, huwag nating hayaan na kinabukasan pa natin gamutin. So first time, no, first hour, makita mo na sumiseparate na siya sa kasama niya din. Kung kailangan mong i-separate yun at mabigyan ng unang gamot, no, or first aid mo, then mas mabuti yun. Hindi yung kinabukasan pa kasi baka maglamay at yun yung cause ng pagkamatay at saka napakalaking kawalan yan sa atin. So gusto kong i-emphasize ito kasi nga maraming mga nagko-comment at nag-message sa atin na may 3, 4, 5 na namatay dahil sa basang dumi. May mga cases din na yung basang dumi na yun is resulta sa ano, kabagis, no? Ginaw? Or resulta ito dahil sa ano, stress? At may mga cases na kapag magsama-sama na yun lahat, so talagang delikado at mahirap ng gamutin. So huwag nating hayaan na mag-grabe siya, no? Yung bang degree niya is napaka ano na, delikado na at hindi na talaga kayang malunasan. So kung ang tingin niyo is part lang siya sa kanyang paglaki at process lang sa pagkanyang pagbigat, no, nagbasa yung dumi nila, then hindi na talaga kailangan mag-inject pa kayo. Kasi minsan din mayroon tayong mga na-encounter na ganyan na alam mo yon, yung first time pa lang, and then na ano, na anong tawag nito, kumbaga na nanibago, no, na-rattle sila sa situation. So injectan ka agad, no? Tapos kahit ano na lang ginagawa. So instead na yung biig nila is okay pa, maliksi pa, maganda pa yung ginagawa, kumakain pa, no? Every time na pakainin, hanggang sa wala nang imik yung baboy at na stress doon sa mga injections. So you need to identify that. Kung kaya mo naman maliksi, kumakain sila, huwag masyadong mag-alala, no? Basta kumakain lang, adjustan lang yung dami ng pagkain, magbigay kayo ng talbos ng kamote, no, once in a while, kasi yun talaga yung pang-prevent sa basang dumi, yung ginagamit ko, or yung dahon ng saging ng alatundan na hindi pa nakabuka, yung mga maliliit pa talaga, yung kakasibol pa lang, yun yung mas maganda at masarap yun sa kanilang panlasa, at yun yung mas may maraming tawag nito, yung pang mapakla, no, para sa gamot nga sa kanilang pagtatae. So yun lang yung ano ko, heads up ko, kapag hindi naman masyadong grabe, huwag injectan ka agad, no? Kung tingin niyo naman hindi na tumatayo, first day pa lang, hindi na kumakain, hindi na umiimik, tapos mainit pa yung katawan, then that's the time na you really need to give them yung mga malakas na mga gamot na, no? Hindi yung mga mild lang. So hindi lang ako magbigay ng pangalan, but mayroong mga injectable na pwede ninyong i-inject na mga gamot dyan para sa basang dumi. So yun lang, no? At saka heads up ko na rin, mga kabagis, kapag magbili tayo ng mga biik, huwag nating hayaan na hindi natin nakita, no? Huwag nating hayaan na based lang yun sa sinend sa atin ng mga pictures sa Facebook. So we have to make sure na personal talaga nating pinuntahan yon before natin bayaran at before natin ibilhin. Kasi marami talagang mga ganyang cases na talagang nag-share din sa atin. Hindi nga lang nila kinocomment sa mga video, but they're sharing it through Messenger sa ating Facebook page, na yun yung encounter nila, yun yung mga experiences nila, at napakasaklap, no? Napakalaking kawalan at lugi sa atin. So i-add ko na rin, nag-stop ako ngayon, but
Actually, kung magpatuloy pa rin tayong mag-alaga, mayroon pa naman talagang konting kita sa pag-alaga ng mga fatteners, even yung mga biik, no? But for me, mas may nakita akong mas maganda, at hopefully matuloy yon atong ating plano. At as of the moment, ginagawa or ongoing pa yung aking pag ano ng ating yung kulungan, i-convert ko ng pan nga, no, fish pan sa ating mga tilapia soon. So i-update ko kayo kapag okay na, makabagis, kasi yun yung ating kumbaga gawin instead of mag-alaga ng mga baboy. And also, I wanna try this kasi nakita ko rin na maganda din panghalip na karne sa mga manok or baboy yung rabbit. And then, napakabilis lang din pala. Kaya it doesn't requires big space, no? Pwedeng-pwede talaga yung mga maliliit lang na mga kulungan. Pwede pa nga silang mabuhay sa or alagaan at palabihin sa lupa lang. Basta hindi lang sila mababasa, no? So maganda din yun i-consider, mga kapagi, sa mga nagtanong at nag-isip ng mga alternative aside sa backyard na pag-alaga ng mga baboy. So yun lang yung aking update, mga kapagis, and I hope that makes sense, no? Again, itong question ni Rose Ann is sa tingin ko itong kanyang mga biik is hindi masyadong problemado, kasi nga dahil kahit basa yung dumi, napakain na niya ng apralite, magana pa rin yung kain at maliksi pa rin, at nag-adjust na rin siya sa dami ng feeds nila. So anytime, baka bukas or pangalawa, maging normal na yung dumi ng kanyang mga biik, no? Yun yung talagang pinaka-wise gawin, no? Kapag tingin mo part lang yun talaga sa paglaki nila at maliksi pa rin, kumakain pa rin, aside sa nagbigay ka na ng apralite, bawasan mo rin yung dami ng pakain mo. Kasi nga, biik pa lang sila, and then nagsistart pa lang silang matutong kumain, itinadigest sa kanilang chan. Sometimes, yung pag-proseso na yun, manibago yung chan nila, then it will result na basa talaga yung dumi. But maliksi at magana pa rin kumain. So yun lang, mga kapagis. Thank you so much for watching, at huwag kalimutang i-like, i-comment, i-subscribe natin YouTube channel, mga kapagis. At huwag kalimutang i-check yung ating Facebook page na Kuya Junis Vlogs. At maraming salamat.